Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Nandito naman po ang pobre. Yan din naman po tayong usapin. Lalo-lalo na sa mga kababayan pa rin natin dyan sa nagtatrabaho din sa Kingdom Saudi Arabia. Napaka-importante po ito. Lalo-lalo na sa mga mag-i-exit na. Ayan, sa mga kamag-anak natin, kaibigan. Ayan, dapat alam niyo po ito. Hindi po baka pauwi na kayo, hindi nyo alam, meron pa pala kayong babayaman. So ito, i-share ko po sa inyo itong mga requirements pag mag-i-exit na kayo, na sasettle na kayo sa inyong buhay, magpapahingan, tapos na ang kontrata ninyo na after 25 years. Yung iba dyan na matagal na nagtatrabaho dito, nanirahan na kasama yung mga pamilya, di ba? Yung mga mahal natin sa buhay, yung iba nag-asawa, dito nanirahan ng after a years, ang tagal na po nun. So guys, ito pinaka-numero uno na kailangan na malaman ninyo para po sa inyo. Keep watching po. Yung topic natin, yung final exit visa dito sa Saudi Arabia. So, ito, bago kayo umexit, kailangan malaman ninyo na yung asikasuhin yung mga bagay-bagay na kaya requirements. Yung number one, kailangan i-cleared yung mga views ninyo. Dito, halimbawa, kayo na nanirahan dito ng matagal, long years, yung mga upan nyo sa bahay na wala kayong utang, di ba? Yung mga electricity, yung water, di ba? At kung kayo naman ay meron kayong sasakyan na i-check kung meron kayong traffic violation, di ba? Kailangan ninyong i-check yun. So, yung pangalawa, kailangan ninyong deactivate yung inyong mga numbers. Diba? Malay ninyo, yung iba mga kasama ninyo, ginamit yun at gumawa ng kalokohan, baka makasuhan kayo. Kailangan i-close ninyo. Kailangan ninyo pumunta sa opisina, kagaya ng mobile, kung mobile ang SIM card ninyo, Zain, di ba? Kailangan deactivate niyo po yung i-close ninyo para paglabas ninyo o pag-exit ninyo dito sa Saudi, wala kayong kaso na haharapin. Kasi karamihan sa atin yan, ginamit ang SIM card, tapos gumawa ng mga kakaibang mga transaction, lalo dito ang napakaraming mga illegal na ginagawa na ng mga ibang lahi, di ba? Yung ako, ganun, naranasan ko na yun na meron akong na-receive na text messages na yun, nanalo ako yung mga pa-premium nila. Wala naman akong tinatayaan. Tapos, ibang SIM card yung naka-indicate dun. So, baka makasuhan po kayo. Kailangan i-close niyo po yun po yung sinasabi ko po sa inyo. So, yun nga. Kailangan alam niyo yun. At para malaman niyo rin kung meron kayo mga charges o utang na kailangan ma-clear niyo. Lala na hindi tayo sa Saudi, gumagamit tayo ng net at hindi natin na-cancel. Doon, mag-a-appear po yun doon sa airport. Maari din yung naharang sa inyo doon sa airport na hindi kayo makakalabas at hindi kayo makaka-exit. So, yung pangatlo, kailangan natin kumuha ng police clearance. About sa police clearance, yun, yung mga police clearance na wala tayong violation. Kasi yung mayroon tayong mga kaibigan na ganun nga, yung cases ng mga kaibigan natin,
na yun nga, nagkaroon pala siya ng traffic violation, yung mga penalty. So mag-a-appear po yan sa airport, hindi po tayo makakalabas. At ito, pang-apat, kailangan din natin pumunta sa bangko. Kung meron kayong mga bank account, deactivate po din natin yan. Kasi once na nasa Pilipinas na tayo, lahat na ng mga bank account natin, hindi natin ang hulugan pag-propose yun. Kung meron pa kayong iniwan na pera, mahirap asikasuhin yun mga naiwan na money. So ito, panglima po, ayon sa Saudi labor law, kailangan ninyong inform yung mga employer natin o yung mga kumpanya 30 days bago tayo aalis o mag-exit na uwi na sa Pilipinas. Kailangan i-ano natin yan, sabihan natin sila. So ito, pang-anim naman, kung meron tayong mga family dito o kamag-anak Saudi Arabia under sa ating visa, yung pamilya nga natin, mga anak, diba, mga magulang, kapatid, gayan yung mga asawa ninyo, mga anak, kailangan mauna muna silang umuwi bago ikaw. Paunahin mo na silang umuwi. So, take note po. Yan sa mga may pamilya dito sa Saudi, may mga asawa. Kasi once na nauna kayo, automatic na may expire yung mga visa nila. Kailangan mauna sila. Ito, pampito po. Bago kayo umalis ng kumpanya, kailangan masettle lahat yung end service of benefits ninyo at may padalam na sa Pilipinas. Ano ang importansya ng police clearance na sinasabi ko sa inyo? Isa proof na wala kayong kaso dito sa Saudi. Wala kayong records, yung mga criminal cases, yung mga pagnanakaw. Isa ito sa mga requirements, lalo na kapag pupunta kayo sa ibang bansa, di ba? Kailangan na kailangan yung buyat. Yung proof na malinis kayo sa bansa na inalisan ninyo yung mga police clearance na yung malinis kayo. Halimbawa, magplano na pumunta sa European countries, sa Amerika o saan pa man bansa. Kailangan nyo yan, guys. So, isa rin sa mga inihingi nila ng mga requirements, no? Para sa UK, New Zealand, sa UK, di ba? Kailangan nyo yan, kailangan nasikasuhin nyo yan, guys. Yung qualified kayo na natapos kayo dito, pupunta kayo dun sa bansa na yun, yun ang pinaka numero uno na nasikasuhin ninyo yung police clearance na yung records ninyo na wala kayong kaso na pakaharapin at malinis kayo. Yun ang requirement din sa ibang bansa. So guys, kailangan ninyong umalis bago ma-expire ang inyong ikama. Tandaan ninyo po ito, kapag nag-expire ang inyong ikama at hindi kayo nakakaalis pa dito sa Saudi, it will be automatically become overstaying na po kayo dito. So every day magbabayad kayo ng penalty. May mga posibilidad na pwede kayong makulong bago kayo makauwi. Gugustuhin niyo po ba yun? Kaya ito, vlogs na ito, pinalawanan po sa inyo at pinalabas para alam niyo po yung mga requirements. So, pinaka-importante po, mahalaga ang final exit paper, lalo na kapag babalik ka dito sa Saudi Arabia. May mga agency sa Pilipinas na hinihingan ng yung aplikante yung final exit paper. Kung walang maipakita,
maaari kayo asikasuhin ng agency at hindi kayo matanggap sa trabaho pabalik dito sa Saudi Arabia. Isa sa mga halaga kailangan na bitbitin niyo pa ulit bukod sa police clearance ang inyong final exit visa papers. May mga kumpanya na nag-i-issue ng final exit pero hindi na nag-i-issue ng papers. Yung mga kumpanya na nangyayari is kung wala kang final exit paper at nasa Philippines ka na mag-apply ka ulit sa Saudi, kailangan mo moi.gov.sa. Doon makikita nyo, very generic na na-issuehan na kayo ng final exit which can be proof na to your agency na nag-plan kayo dito sa Saudi Arabia. So, ayan guys, itong vlog na ito ay meron kayo natutunan at nalaman kung paano yung mga requirements doon po sa final exit. At remember po, kailangan meron kayo yung final exit na kapag mag-apply kayo at babalik po kayo uli sa Pilipinas. Yung iba kasi ng mga ibang kumpanya hindi na in-issue, kailangan mag-issue, umingi po kayo at ipapakita sa another na pag-a-applyan ninyo. Yun po ang pinaka-importante. So guys, yan, thanks for watching at sana yun nga nasihan kayo at meron kayo natutunan sa vlogs ko ngayon. God bless po. Pobreng kapumpangan po.